Mga tat kuya, nag-vlog na si Miss Maharlika. And pakinggan natin mamaya yung mga sasabihin niya. Ano po? And sinabi niya na napanood na niya finally yung video. Ngayon ang tanong ko, sino ang nagbigay ng video sa kanya? Kasi according to Miss Maharlika, reliable ang kanyang source. Alright, so may credibility na tao ito. And hindi naman pwedeng inimbento lang or di ba edited lang yung video or gawa lang ng AI. Baka kasi yan ang maging defense ng mga nasa ano eh, nasa video na yan. Anak ko, hindi totoo yung video. Inignore nga nila yung boses, di ba? Yung sa extraction. Hi, Louie. I'm here in Bacolod. Yes, punit. I won't bore you with the details, but it's better to call you our friend Francis probably with Istanbul. Kumieta. Oh, hindi binabalita ng mainstream mga tat kuya. I have a feeling na itong video na ito, itong Pulveron video, kahit na i-expose ni Miss Maharlika, ilabas ni Rowena Guanzon, tatal, nagvo-volunteer na lang, di ba? Shout out po sa inyo, ma'am, kahit magkaiba ang ating kulay. But, di ba? Nakakatuwa na consistent kayo sa pagbanat. Nagvo-volunteer na si Ms. Rowena, Attorney Rowena Guanzon, na siya ang magre-release ng video. Marami nang malakas ang loob no, na gustong mag-release niyan. Pero, sa tingin ko, hindi yan ika-capture ng media the way, kasi yung boses na yun, sabihin na, ay, naku, ano lang naman yan, gawa lang ng AI yan. Hindi yan totoo, kaboses lang, kaya namang gayahin. I don't think so. Mahilig, kilala na natin, familiar na sa atin yung boses ng Impacta, di ba? O, kaya lang, alam nyo na, ang bait-bait ng media ngayon sa kanila, so malamang hindi nila ika-capture yan, katulad nung in-expose ni Ms. Maharlika na conversation about kidnapping. Kita nyo yan? Oh, yan din, isa rin yan sa mga topics na hindi ako nakapag-react kasi nga, lagi akong absent. Pasensya na kayo. Hindi ako gutom sa pera eh. May katulad ng sinasabi ni SpongeBob. Oh, parang gusto ko na talaga mag-vlog ng 24/7. Para araw-araw, oras-oras, minuto-minuto, may pakulay. Kahit wala naman talaga. Okay. Ano kaya, SpongeBob? Gawin ko yung mga binabato mo sa akin. Ano? Para may silbi naman yung mga pamimintang mong inamay ka. Ikaw ang totoong gutom sa salapi. Oh, kaya mukha nga bumaliktad or maybe talagang ikaw yung Trojan. Ha? Baka pa, ang dami yung Trojan. Wala kang pinagkaiba kay Taning. Pareho kayo ng kaliskis. Birds of the same feather. Snakes of the same scales, that's all. Snakes of the same skin and scale, whatever, are all snakes. Flock together. Oh. So, ngayon, mga tat kuya, sa expose ni Miss Maharlika, panoorin natin mamaya, pero ramdam ko na, well, nakita, na, tinanong ko kayo sa comment section, at i-comment nyo po sa comment section kung hindi nyo pa na ilalagay dyan, or nababanggit, na parang kilala ko na yung nagbigay ng video. And may mga nakita akong comments na tugma sa iniisip ko. Na, okay. Oho. Ay, sinipa ni Ate Ruti yung bangaw. Hindi, nalimutan ko na yung bangaw. Anyway, marami rin pag-uusapan eh. So, sige. May dalawang tao na po ang nagsalita patungkol sa Pulveron video. Ang isa na panood na, it's Miss Maharlika. So, parang alam ko na kung sino ang nagbigay sa kanya ng video. Again po, disclaimer, hindi natin goal dito kaya ako nagbo-vlog nito. At isi-share ko naman sa inyo mamaya kung sino yung sa tingin ko ang nagbigay talaga ng copy na yan, di ba? Para makarating kay Miss Maharlika at mapanood niya. Hindi natin intensyon na ipahamak siya. Kundi, kumbaga, nagbibigay lang tayo dito ng ating educated guess kung sino nga yung pwedeng nagbigay or posibleng nagbigay. Kasi sa mga context clues na binibigay ni Ms. Maharlika, ma-analyze mo rin na, oh, this could be the person who gave the video to Ms. Maharlika. Okay? So, sabi niya, credible na tao ito. And sa video na yon, 12 years ago, dapat nakulong na daw si Coaching. So, ibig sabihin, senador pa lang siya noon. 2016, tumakbo si Coaching at natalo ni BFF Lenlen ko. Hi, BFF Lenlen ko sa kanan. Maliit na ba ang mata mo? Pinalbugan na ba ni Ahas yung laki ng mata mo, BFF? Oh.
So, yeah. Dapat 2012 pa lang daw. And kung 2012, at nabanggit din ni Miss Maharlika, yung anak ni Coating at ni Jahas, na si Charisse Pimpinko, yung panganay, yung mukhang tubuhay. Five comments sa comment section po, sino si Charisse? Hello, Mawinya, sa mga matagal lang nanonood. May mga bago tayong, di ba, subscribers. Baka hindi nila nagigets yung ating mga code names. So, i-comment nyo dyan sa comment section kung sino si Charisse Pimpinko. Or si Jake Cyrus. Magkahawig kasi sila. Mas mapangal lang talaga si Jake Cyrus kumpara dito sa anak ni Coating at ni Botode. Di ba? Yung si Jake Cyrus na tong Buyita, ito, na T-Bird rather, sorry, na ang dating pangalan niya ay talagang si Charisse. Yung singer na totoong si Charisse, yung literal. Naging Jake Cyrus, mapangayon siya, no? Parang si SpongeBob. Si SpongeBob nga lang talaga, talagang square na square ang face. SpongeBob, square face. Hello, SpongeBob, me too. Awayin na naman ako noon. Okay. So, bago ko banggitin sa inyo kung sino yung taong ito, again po, going back doon kay Charisse Pimpinko, mukhang kasama sa video. Anong klaseng mga magulang itong mga inanita na itong si Coating at Jahas kung bakit pati ang Junaki, well, ganun talaga ang mga bata po kasi ay parang sponge, hindi SpongeBob. Parang sponges. Okay? Thank you, Ate Erika. Ang mga bata ay parang sponges, no? They absorb everything from the surrounding, di ba? And from the household, from the environment. Lalo na sa smallest unit ng ating society, which is the family. So kung ano nakikita din ang practice ng mga magulang nila, no matter how hard their parents try to forbid the children, i-absorb pa rin mga bata yon. Like, ano ba, manginginom yung ama, di ba? Bungangera yung ina, o kaya naman ay chismosa, sasabi ng nanay, huwag mo akong gagayahin, huwag kagaya sa amin, usapang matanda ito, o huwag kayong iinom, sasabi naman ng tatay, ha? Pang matanda lang ito. Pero yung mga bata, kapag naglalaro na yan, di ba? At wala yung mga magulang, naglalaro yan ng mga inom-inuman, kunwari, tatagay-tagay ng juice, gawain namin yun ng mga bata kami. So, kung ano yung mga practices ng magulang, na kahit sabihin nila na bawal ito, hindi pa kayo pwede, mga bata kayo, pang matanda lang ito, gagawin rin yan ng mga bata. Kasi subconsciously, naaaliw yung mga bata sa ginagawa ng mga magulang. And kung ano yung nakikita, yun yung nakakopy ng mga bata, na-absorb. So, kung ang mga magulang ay pulveronic, di ba? And hindi naman nila kinakahiya. Minsan nahuhuli sila ng kanilang mga anak na nag-snort-snort sila sa table na may mga pinagkaayos-ayos na pulbo doon ng pinipig crunch from Goldilocks. O tapos, di gagawin ng mga bata. Gagawin din yun ng mga bata. So, di ba? Lalaroin din. Lalaroin din yung mga bata. Okay? So, siguro nun lumaki and ang edad po kasi ngayon ni Charisse Pimpinko. Hoy, sino si Charisse Pimpinko? I-comment sa comment section. Ay nasa 30 na eh. So, 2012, ibawas natin yung 2020, yung 2012 sa 2024. So, 30 minus equals 12. 12 years eh. 2012 is 12 years ago. Kasi 2024 ngayon, di ba? So, 12 years ago, si Charisse Pimpinko ay 18 anyos pa lang. So, nasa college education pa lang siya. No? Nasa tertiary pa lang. College student pa lang siya. So, malaki ang posibilidad na totoo yung sinasabi ni Ms. Maharlika na nandun din sa video ang panganay na anak ni Coating at ni Jahas. And then, yan nga po ang pinagtataka ko sa pamilyang ito. Apakayaman naman nila. Bakit yung kanilang mga ngipin hindi magaganda? Well, si Jahas, maganda ang ngipin. Nagpa-veneers eh. Para siguro hindi mahalata na puro tartar na, puro stain na, at ula-ula lang na rin yung ngipin. Dahil sabi ko nga sa inyo, and na-vlog na namin ni Attorney Nick yan, isa sa mga habit ng mga addict sa kokaina or sa pinipig crunch or sa polvorone ay nag-grind ng ngipin. May bruxism, di ba? Naglalak pa yung panga. So, nag-grind yung ngipin, napupudpod, and then malamang nade-deform, di ba? Nagsusungki-sungki na, and puro stain na rin, di ba? So, malakas pang humipak ng spoke si Jahas. So, siguro nga kaya siya nagpa-veneers. Siguro advice yan sa kanya ni Taning kasi pareho sila ni Taning maganda ang ngipin nila. Pero si Coating at ang mga Junakis, pera sa bunso, ang papangit ng ngipin, no? Ang gagwapo ang kikinis, at least makinis yung crasko. Si Sandro naman may...
Si Sandro Marudo. Dolas ako, ay. Sandro Marudo yung artist. Okay. Yung panganay na si Jake Cyrus, ganun din, di ba? Tabi-tabi nga rin yung ngipin. I don't know. Pero naka-Rolex na yun siya. Okay, panoorin muna natin si Miss Marley kan. Sasabihin ko sa inyo mamaya kung sino yung pinaghinalaan kong nagbigay ng video. Again po, disclaimer, hindi natin intention na ipahamak yung taong ito. Pero tinitimbang lang natin kung sino yung nagparating. At hindi yan yung bigger question eh. Na sino baga ang taong itong nagbigay at di ba kasiraan ito sa lalo na yung mga loyalista yan ang iisipin. Kasiraan to sa bakit naman niya ginawa yan eh alam niyang binabanata na nga ni Marlika itong mag-asawa tapos binigyan pa niya ng video na yan di lalo nang masisira ang momentum ng administrasyong coaching. Hindi yan yung bigger question eh kung sino yung tao niya. Ang bigger question is kung ano ang gagawin natin at ano nga ba ang mangyayari kay coaching paglabas ng videong ito. Siya ba ay bababa or mai-impeach? Pag-usapan natin yan mamaya. Meantime, panoorin, at again po, ang bigger question is, ano ang dapat gawin natin ng taong bayan pag lumabas ang video and the end is near ng araw? Diba? Ipapalabas yung video bago mag-sona ang kuting hindi na daw paabutin. As per Miss Marlika, hindi na yan naabot na makapag-sona pa at makapag-etchos-etchos pa yung coating na yan. Puro pangako. Hindi naman niya binibigay talaga yung, diba, yung state of the nation. Hindi niya dinadaldal sa SONA yung achievements niya kundi puro pangako lang kasi nga wala pang nagagawa. O kapalpakan. At pangitang-pangita na hindi pa ako nag-vlog patungkol dyan natin, kuya. Grabe na yung balikatan exercise dyan sa norte, ha? Andain nang dumadating yung mga sundalo, mukhang giyera na po dyan sa norte. Good luck talaga. Saan tayo pupulutin? Anyway, without further ado, pakinggan muna natin si Miss Marlika sa kanyang expose and then let's react to this, and I'm gonna reveal to you kung sino yung sa tingin ko nagbigay sa kanya ng video. Talagang dapat nawakasan ito. Si Polboronic. Polboronic Coating. Nakakahiya sa buong mundo maliban sa isyo nila sa pagnanakaw sa kabanambayan. Imagine nyo, only in the Philippines na meron tayong Polboronic bangag na presidente na Addictus Benedictus sa pinagbabawal na pulburon. Kaya naman, no wonder ang PIDEA chief na si Lazo ay pinagtatanggal ang mga matitino. At gusto niyang alagaan yung mga sangkot sa pulburon. Imbis na hulihin ang mga pulburonic manufacturer, katulad ni Sayarot, kaya pala pinakawala ni Kuting. Diba? You know that already. Ni Kuting at ni Lisa nilagyan pa ng PSG si Sayarot kasi nga kasabwat nila. And you will see the evidence in due time, in right time, mga palangga. Kaya pala si Lazo, I know, not si Lazo, si PNP Chief Ana Corda, ganun sila. Kaya palang inupo ni Kuting talaga, magtataka, ang mga inupo niya, mga bangag. Confirmed na si Kuting ay isang bangag. Hindi ka na makatakas, bakla. Kuting, kahit magbatuhan kayo, kahit magsakalan kayo ni Lisa Smags, hindi ka na makatakas. Huwag kayong pakakampante mga jutang jenina ninyo. Okay? Agawin nila ang yaman ni Pastor, sabi ni Duke. Yeah, kaya you have to celebrate. Ayoko magalit, you know? Ayoko magwala ngayon kasi I'm just waiting. Para ako nagnasa beach kunyari, I'm just waiting for the right time to think. Meow! Yeah. Okay, and dyan nga po sinabi ni Miss Marlika na yung video, dapat daw nakulong na si coaching 2012 pa lang. Kaso mo, nakaupo nun si Ngoy-Ngoy, di ba? So, hindi naman ganun ka-strong yung war on drugs ni Ngoy-Ngoy noong panahon niya. Senador pa nun si Coating. And then, kay PRRD lang tumindi yung war on drugs. And even PRRD nagsabi na nga po, para sa mga skepticals pa dyan, na may nakarating sa kanyang listahan na nandun ang pangalan ni Coating sa drug list, sa narco list. At anong sagot ni Coating? Ang layo ng sagot. Kung talagang matalino yan at hindi guilty sa kanyang
kasalanan sa paggamit ng pulveron. Dapat ang sinagot niya sa simpleng tanong na logical naman ay yes or no lang naman yun eh. Diba? Totoo ba? Natanong ng reporter si Coating noon eh. Sabi, or si Coating, nilalandian ko lang para lang hindi ako ma-demonetize sa pulveron ng topic. Yeah. Mahirap magsalita. Nasa Pinas ako. Gugurgurin ako ng mga ito. Tapos hindi ka ato yung mga miling gumurgur. Okay. Diba? Ang sabi, tinanong siya ng reporter, si Coating, bago umalis sa kung saan mga maglalakwat, siya na naman niyang si Apo Lakbay na iyan. Apo Lakbay. Apo Lakay yung tatay. Di Apo Lakbay siya. May siya maglakbay. Oh. Sabi, totoo po ba na ang issue sa inyo na kayo ay sangkot sa droga or gumagamit kayo ng polvorone? Ang sagot ni Coating, epekto na yan ng fentanyl. Sabi ni Coating, walang maisagot na tama, kundi yung sagot ng mga dilawan or mga pambabash ng dilawan noon kay PRRD na gumagamit ng fentanyl. Ay, yung fentanyl naman po, ay, nireseta ng isang doctor dahil nga po may, parang may pilay or may, di ba, may something sa buto si PRRD na aksidente nga yan dati. And siguro para makapag-function siya ng maayos, nireseta siya ng fentanyl. Hindi naman yun, walang epekto ang fentanyl na nakaka-hallucinate. So ang gusto kasing palabasin ni Coating na guni-guni lang, di ba, epekto lang ng fentanyl at nag-hallucinate lang si PRRD, may guni-guni lang na may listahan ng kasama sa listahan ang pangalan ni Coating. Now going back doon sa Polvorone video, 2012, sabi ni Miss Maharlika din diyan, nandun din daw si yung panganay na anak na si Charisse Pimpinko o yung mukhang tomboyita nilang panganay sa video. So it was an old video already, more than a decade. So a decade ago, well, okay na rin naman na ang mga cellphone noon, di ba? Malinaw na rin na ang camera, right? May nag-take ng video ng session nila. And ruming-rumi si Miss Maharlika, yamot na yamot, parang gigil na gigil, or, di ba, disappointed na nabudol siya, right? Ang sinuportahan niya, gumaganon pala. So, paano magpa-function yan bilang matino? Paano niya lalabanan ng tama yung problema natin sa kumakalat na asin sa Pilipinas, sa tumataas na krimen, kung mismong yung namumuno sa atin ay gumagamit at kasabwat sa mga ganyang maling gawain. Gumagamit ng mga ipinagbabawal na pinipig. So walang gagawing matino yan dahil ang utak ay apektado ng forbidden substances or prohibited substances. Droga. We're talking about droga, mga atat kuya. Oh. And panlilin lang yan sa taong bayan, impeachable yan. Ngayon, again po, hindi ito ang bigger question kung sino ang nagbigay. Ang bigger question is kung ano ang gagawin natin pag napanood natin yan or pag lumabas na yan. Kasi maraming willing maglabas niyan. One of them is Miss Rowena Guanzon, di ba? Magbo-volunteer na siya maglabas. Also, ang sigurado daw dyan, hawak na daw yan ng mga militar. Imposible hindi hawak ng mga militar yan. Ang problema natin, under kay Coating ang militar. Ang mga uniformed personnel natin, under kay Coating. Dito natin ngayon sila aantayin or aabangan kung ano ang gagawin nila. Kasi nangako, nanumpa ang mga uniformed men natin na poprotektahan nila ang taong bayan, pero natatakot sila kay Ahas. Hindi sila takot kay Coating, kay Ahas sila takot. Right? Nakakatakot naman talaga ang Ahas, mga tuklaw ko sa liit, diba? But going back to a much lesser question, kung sino yung sa tingin ko ay nagbigay ng video na yan. And hopefully, hindi naman natin dream na mapahamak siya. No? And hopefully, huwag siyang mapahamak. Yun naman ang prayer nating lahat. Pero ang sa tingin ko, ang nag-abot ng video na yan kay Miss Maharlika ay si Attorney Kencho. Sino ang inilagay niyo sa comment section? Ito naman ay hinala ko lang. Pwedeng mali ako, di ba? Kung naaalala niyo, mayroong mga post noon si Attorney Glenchong na ingatan mo yung envelope na ibinigay ko sa'yo, Miss Maharlika, ang laman niyan, di ba? Ingatan mo ang maliit. May post na ganyan si Attorney Glenchong noon. Ingatan mo ang maliit na laman ng envelope na yan, Miss Maharlika, at ilalabas natin yan sa tamang panahon. So I have a feeling na yung envelope na dala ni Attorney Glenchong nung siya'y pumunta sa US, unfortunately, nandun din si SpongeBob. Nag-try doon na kaibigan ni Miss Maharlika. Mabuti na lang hindi binigyan ni Attorney Glenn
chong si SpongeBob ng envelope with a small thing inside. Right? Mahirap na. Mabuti na lang hindi nagtiwala. Mabuti kay Miss Marley ka lang yan binigay, no? I have a feeling na yung laman nung envelope ay flash drive. Kind of a USB. USB flash drive or storage thingy. If not flash drive, that's it could be a memory card nilagay sa envelope. And dahil ngayon si Attorney Glenn Chong ay wala na, gusto talaga siyang ipadesbar ni Ahas, di ba? Sinampahan ng katakot-takot na kaso na si Attorney Glenn Chong. Sige, magsalita. It's about time for you to open the envelope and watch it for yourself. Siguro nung inabot ni Attorney Glenn Chong yan, wag mo munang panoorin. Para hindi, para ano na, para may, ganun. Wag mo munang panoorin. Pero panoorin mo yan, bibigyan kita ng go signal. Panoorin mo yan. And then, antayin pa natin yung go signal naman ang nagbigay niyan sa akin. Feeling ko si Attorney Glenn Chong ay hindi ang primary source. Of course, he's not the primary source of that video. Ang primary source ay yung taong nag-record na for sure may hawak ng phone. If not phone, baka CCTV footage. Right? Baka siya yung may-ari ng establishment or maybe kasama siya sa jamming session. Yun yung primary source. And then, ibinasa naman na niya yan sa kung sino man. Like maybe nakarating kay PRRD yan. Or maybe sa ibang prominenteng tao, maybe an elite. And then nakatawid kay Attorney Glenn Chong. Feeling ko si Attorney Glenn Chong ay tertiary source na eh. May nagpasa, yung nag-take ng video, either via phone, via camera, or camcorder, or via CCTV, yun yung primary source. The secondary source, yung pinagpasahan niya, it could be PRRD, it could be someone, di ba, na prominenteng tao, politiko, or elite, whatever. And then that person shared it to Attorney Glenn Chong. And then Attorney Glenn Chong, binigay niya kay Miss Marlica. Pwede akong mali. Pwede iba pang tao ang nagbigay kay Miss Marlica. Baka nga mamaya, hindi lang si Attorney Glenn Chong ang nagbigay. Maybe militar. Mas bongga yon. Maybe elite. Mga naaalibadbaran kina Smugs, di ba? Sa circle, kasi sina Smugs ay nakikiilit-ilit. Feeling elite eh. Apiyadong elite eh. O, ang apiyado naman ni Kuting, di ba? Prominente rin naman. So, nag-iilit-ilitan yung mga yan. Well, they belong to the upper class. Magagawa natin. Pero may mga naalibadbaran sa kanila, di ba? Yung talagang mga billionaires, yung talagang mga moguls sa Pilipinas, yung may mga empire sa Pilipinas, di ba? The 1%, maybe lesser, ng population natin, sinare nila kay Miss Marlica. Pwedeng si Attorney Glenn Chong, pwedeng hindi. Pero kung ano man yung binigay ni Attorney Glenn Chong dun sa flash drive, it could be something right, like a video or a photo saved in a very small flash drive or memory card. And sinabi, huwag mo munang panoorin. Basta itabi mo lang yan. Sasabihin ko sa'yo kung kailan mo panoorin. And sasabihin ko din sa'yo kung kailan mo ipapalabas sa vlog mo. So dahil nga siguro sa Attorney Glenn Chong na ano na, no, inuulan, di ba? Talagang dinudurog ngayon ni Ahas ng katakot-takot at napakaraming kaso dahil nga lalaparuhin niya yung isa. O, sige, panoorin mo na. Go watch and talk about it. Ganon. Pero wag mo munang ipakita yung video. Antayin natin na maglabas niya na i-militar. Or maybe simultaneous. Maybe ipalabas niya sa susunod ng hakbang ng maisog. Or maybe sa prayer rally ng mga kapatid nating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Kaya nga, di ba, pinipigil silang mag-assemble ulit. Baka sa final day, palabas dun. Or maybe sa hakbang ng maisog. Ayun, hakbang ng maisog pala yung pinipigil na mag-ano. Hindi yung sa Kingdom of Jesus Christ. Pinipigil silang hindi sa pinipigil ng permit to rally. Labag yan sa batas, ha? Oh. So, what it could be that envelope na pinatabi ni Attorney Glenn Chong kay Miss Marlica and finally pinabuksan. Or maybe there's somebody else who gave or sent the video to Miss Marlica. Kasi mga atit kuya, kaya ako naisip na yun yung laman ng envelope ni Attorney Glenn Chong. Delikado kasi yung ipasend. Say, send mo sa messenger yung MP4 or yung file, yung video itself. Or maybe send mo sa email, baka mamaya matrace. Kapag online yung exchange nung file or nung video,
baka matrace kung sino ang pinanggagalingan hanggang sa matrace din yung mismong nagkuha, nag-record ng palihim. Baka nga si Taning ang nag-record ng palihim. Well, 2012, I don't know. Hindi pa vlogger si Taning nun eh. Or maybe si, isa si Taning sa nag-leak. Hanggang nakarating na sa kung kani-kanino, hanggang nakarating kay Miss Marlica. Diba, malay natin. Si Taning kasi chismoso yun eh. But, delikado pong i-share yan ng ganyan online, through messenger, through email. Kailangan ang pag-share niya yung abutan, kaliwaan. Walang trail, walang trace. Diba? Personal kung bibit-bitin at iaabot sa'yo. That's why I'm not asking. Pwede ko naman sabihin kay Miss Marlica, Miss Marlica, pengin naman ng copy, gusto ko mapanood, promise, hindi ko ipapalabas. No. Baka pati ako, baka lalo akong magurgur. Hindi yan, yung ganyang kasensitive na video kung saan prominenteng tao ang nandun kasama ng kanyang pamilya at mga kakilala, mga kaibigan na ganun din pala ang ginagawa. Hindi yan pwedeng ipadala online. Kailangan bit-bit yan ng kamay, abutan. Personal na abutan yan. Kasi delikado yan. It's a matter of, alam nyo na, life and death, di ba? Ganun yun. So, delikado. So, maybe I'm wrong and hopefully I am wrong. Pero ano ang gagawin natin pag lumabas yung video yan? Malabo pong ma-impeach si Kuting eh. Pinsan niya yung nasa baba, di ba? Yung pwedeng mag-initiate. Kung may mag-initiate man dun sa mababang bahay ng, alam nyo na, mababang... ng impeachment, haharangin ng pinsan ni Kuting, ay hari ang pinsan ni Kuting doon sa babae, sa mababang bahay, hindi makakarating ng Senado. O tapos yung sa Senado naman, alam nyo na yan, isa pa rin namang, So hindi malabo ang impeachment. Alam nyo, ang chance lang natin, ang mahiya sila at bumaba na lang ng kusa. Ang tanong, may hiya pa ba ang mga vangag? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.